Kasalukuyang nasa Agbago o nasa Barangay Agbago tayo nito nung ang napagtanungan natin ay anak pala ng kasamahan din ng aking tatay sa NIA. Sa tapat ng kanilang opisina ay nandun ang chapel na ito. Ayon nga sa kanya, wala siyang idea tungkol sa nangyaring pagkawala ng santo na ito dito sa loob ng chapel. Puntahan natin at silipin itong chapel kung ano meron dito. Makikita natin na nakasarado itong pinakapintuan at hindi po ako dumiretso kasi tinitingnan ko at mukhang wala namang tao at hindi pa tayo pwedeng humawak dito, baka mamaya may mag-conduct dito ng investigation na hindi natin pwedeng humawak dyan o galawin yung mga nasa palibot na yan. So bumalik ako at naghanap ako ng ito yung nabalitang may nawala daw na santo rito. Ayan, dito lang tayo sa gilid kasi baka mamaya may mag-conduct pa ng dito, hindi natin alam . Sarado, nakalock . Pero alam ko ito yung chapel ng Barangay Agbago . So ito yung dito nawalan. Nang, taga-iya ka nang. Anong bang patron ra . Pasayad, hindi niya alam. So wala tayong mapagtanungan dito . So wala tayong mapagtanungan dito, sayang. So ayan, dito lang tayo sa labas. Kukuhaan na natin naka area na to. Ayan. Akala ko nung una walang tao sa area na ito. Yung nakita ko yung isang bahay sa likod, akala ko naman nursery. Pero bahay pala talaga ito. Kaya dito nakita ko na may tao at kinausap ko ito. At ni-refer niya tayo doon sa presidente mismo ng asosasyon ng chapel na ito. Ang mga students, ang mga nag-aaral. May bahay pala rito. Tao po! Si ano na lang po yung taga doon, no? Siya yung namamahala. Sinang bagay? Ayun po, yung may kotse. May kotse nga rin, ah. At bumalik nga ang inyong lingkod sa pinaka main road o pinaka highway para puntahan yung bahay ng presidente ng asosasyon at nasalubong ko pa mismo ang asawa nito. Dito nga nitbay ng ito. Sing banda na nga bagay. Ara. Ito tayo sa Agbago, dito daw pe presidente ng pupuntahan natin. So confirm na nawala nga talaga. Dito kausapin natin yung presidente ng Catholic. Ito na sa tindahan, tatanong tayo dito. Tao po, ngayon nga po nang nabalitaan ko na naduwa ko ng Rosanto siya. Pwede ba akong mag-interview? Ay, mayad nga hapon kinyo. Anong patron nga nila ron? Ako nga ang patron niya, Sir Harry. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Pero ako na duwa nga to. Anong oras ninyo na sayran nga Juan Rosanto? Kahapon alas. Ay, iwa mo't idea kung sino ro nagbuog. Hindi ako ng idea. Sino nakabutang Rosanto ay? Ano, sa gilid ito. Sa may altar mismo. Naka-display mo o naka-display? Naka-display. Naman ro mga ibang gamit, pero natin ng santo. Maliban dun sa santo, ano pa nawala sa loob ng simbahan? Harman lang. Ano ang meron sa santo? Bakit napag-interesan? Huwag ito nga bit idea. Ano man lang po na to, nag-digin post naman ro, na donate ka to, na sa santo. Wow! Ay, mamahaling santo yun, gano'n. Seaman kasi yung nagpunin. Mga ilang years na po yun, ma'am? Wala din na pa. Kasi bago lang ako sa ito.
Bago kang nag-handle ng posisyon mo dyan bilang Catholic President. Nabatian, nabasa ko, biro post kanina sa Facebook yata yun eh. Pasasalamatan din po natin yung nag-post ng announcement na ito sa Facebook na kung saan ay nabasa natin itong message na ito na nawawala itong Santos na ito. At ayon nga dito kay Neil Paz Sumbilon, ang presidente ng asosasyon ng chapel dito sa Barangay Agbago, naiblatter na rin nila ito sa Barangay Council o ganun din sa police. At dagdag pa ng kanyang mga kwento ay nagkaroon nga ng forcible entry talaga yung chapel na kung saan ay nawala itong Santos na ito na isang Fatima o Birhing Maria ang nawawala na ito dito sa Barangay Agbago sa chapel ng kanilang barangay. Kasi nagkalit, rubunga. May buhok kami sa suod rin, sir. Ita lang ang bagay. Ano. So, may mga halungkat na naganap sa loob o ano? Wala. Bagay mo? Eh, nakita kami sa tibahan doon. Sa tibahan na ron. Bukas, yung sarado magkanada ay itong nagbibigay ang lakid roam. Yung samad na nila ng lakid roam. Yung sarahan magkanada, huwag man na napatuloy ito. Mahina pa tayo. Sarado magkanada. So, sarado. Pero nung ruhara ng simbahan, nakalock pero meron. Pero nung time nga ito nga nakita ko bukas. Bukas. May possible entry talaga natabo, no? Kasi kahapon, pagkana yung sarado gito. Sarado gito. So, wala kayong idea, wala pang mga suspect, walang... Yun lang, mama. Thank you. Thank you. Natin yung presidente ng asosasyon o yung presidente ng Catholics Action dito sa Barangay Agbago. Yun nga, wala silang idea o suspect kung sino ang pumasok dyan sa simbahan na yan o chapel. Yan po yung chapel eh. So, ano. Ano ang dahilan at napag-interesan niya yun? Ano meron kaya dun sa santo na yun? Medyo palaisipan eh. Pero base sa kwento nga ni Ma'am Sumbilon, galing ng Portugal yung santo na yun. At inuwi pa ng isang seaman na taga rito sa kanila. So, ayun. Napuntahan din natin itong chapel na ito dito sa Barangay Agbago, sakop ng bayan ng Ibahay. So hanggang sa muli sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating channel, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless!